Hon, are you happy? Mahinahong tanong ni Tristan kay Army, fiancé niya. Nakaupo silang dalawa sa may harap ng vanity mirror sa kwarto ni Army habang sinusulit ang huling gabi na magiging dalaga at binata sila. Oo naman, ikakasal na tayo bukas. Ano ba kasing-kasing tanong yan, Hon? Sagot naman ni Army sabay tingin sa kanyang mapapangasawa. Ayaw mo ba talagang imbitahan ng tatay mo? Mahalagang araw ang kasal para sa isang babae kaya dapat na masaksihan yun ng mga taong mahalaga sa buhay natin. Sabi pa ni Tristan. Huminga ng malalim si Army. Ilang taon ang nakakalipas buhat ng masangkot sa isang krimen si Mr. Danny nang dahil hindi nito sinasadyang mapatay ang kanyang dating tauhan na si Ariel. Palibasay, bata pa ang isip noon ni Army kaya madaling ma-brainwash ng nasa kanyang paligid. Naniwala siya sa ama pero mas naniwala siya sa pambibintang ng nasa kanyang paligid at itinatak sa kanyang isip na talagang pinabayaan na siya ng kanyang ama dahil mas pinili nitong pumatay at maging kriminal. Pero hindi naman talaga itong katotohanan na hindi alam ni Anne. Tristan, ito na huling pagkakataon na sasabihin ko to sa'yo. Wala na akong ama. Simula nang bigla niyang piliin ang maging kriminal at pabayaan ako, hindi ko na rin siya kinilala bilang ama. Wala na akong magulang. At iyon ang itinatak ko sa puso at isipan ko. Kaya Hon, please, huwag mo nang ipilit ang isang bagay na imposible na mangyari. Gusto ko na mag-move on at magsimula ng panibago na hindi na siya kasama. Gusto ko na magsimula ng bagong buhay kasama ka at ang pamilya mo dahil kayo na ang pamilya ko ngayon. Mariing sagot naman ni Anne. Para hindi na rin humaba ang usapan ay hinayaan na lamang ni Tristan si Army sa desisyon na iyon ng dalaga para hindi na sila mag-away pa. Mabait na anak, asawa at kaibigan si Army. Masasamang nangyari na lamang talaga galing sa nakaraan na nakakapagpabago ng kanyang pag-iisip. Pagkapanganak pa lang niya ay binawian na rin ng buhay ang kanyang ina, kaya ang ama na lamang niya ang kasama niya at nagtataguyod sa kanya. Ngunit dahil sa isang masamang pangyayari ay nagbago ang lahat, maging ang pakikitungo niya sa kanyang ama ay nagbago rin. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Daddy, masaya na siguro si Mommy sa langit, ano? Malumanay na tanong ni Army sa kanyang amang si Ginoong Danny habang nakaupo sila sa harap ng puntod ng kanyang ina. Oo naman, anak. Sigurado akong payapa na siya at wala nang sakit na iniinda. Sagot naman ni Ginoong Danny. Sayang, hindi mo lang niya narinig yung pagbigas ko ng mama. Pakiramdam ko tuloy, ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Sa pagkasabi iyon ni Army ay kaagad namang humarap sa kanyang kanyang ama na may nangungusap ng mga mata at magkasalubong ng mga kilay. Army, don't say that. May sakit ang mommy mo noong mga panahong yun, kaya siya binawian ng buhay. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Nagkataon lang na iyon talaga ang kapalaran niya. At wala na tayong magagawa kapag ang tadhana ng kumilos. Kaya anak, huwag na huwag mong sasabihin yun. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mommy mo. Paliwanag naman ni Ginoong Danny kay Army. Hindi rin kasi maiwasan ng dalaga na hindi ito maramdaman dahil noong pinapanganak siya ay nag-aagaw buhay na raw ang kanyang ina at alam na ng kanyang mommy na hindi na siya mabubuhay pagkatapos nun. Pero pinilit pa rin niya na mailuwal ng maayos at ligtas si Army. Kaya medyo sinisisi niya ang kanyang sarili dahil mas pinili ng kanyang ina na buhayin siya kaysa sa sarili niya. Masasabing may kaya sa buhay si na Army. May mga negosyo ang kanyang ama kagaya ng pagbabayan sell ng mga sasakyan. At isa ito sa pinakamatagumpay nilang negosyo dahil nagbukas na sila ng iba pang branch sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At sa linya ng negosyong ito ay hindi mawawala ang inggit at matinding kakompetensya. Si Ariel, dating tauhan ni Mr. Danny sa kanyang shop,
at isa na rin sa may pinakamataas na pwesto ay tinanggal ng Ginoo kamakailan lamang. Ilang beses niya itong pinamanmanan sa mga kasama, maging siya dahil sa mga ginagawa nitong anomalya at pagnanakaw sa kanyang negosyo. Boss, nariyan po ulit si Ariel. Gusto raw po talaga kayong makausap eh. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Mr. Danny. Simula nang matanggal sa trabaho si Ariel ay halos araw-araw na itong nagtutungo sa shop dahil sa hindi pa rin niya matanggap na ganun na lamang ang kinahinatnan ng 3 taong paninilbihan niya sa shop ni Mr. Danny. Paulit-ulit siyang bumabalik dito pero ni minsan ay hindi siya hinarap ni Mr. Danny dahil sa ayaw na rin niyang makita ang pagmumukha ng lalaki dahil sa kabulos sa ganitong ginawa sa kanyang negosyo. Sabihin mo nasa meeting ako at wala pa rin naman kaming dapat pag-usapan. Kapag nagpumilit pa rin ay tumawag na kayo ng pulis. Takutin niyo na. Utos ni Mr. Danny sa kanyang tauhan at kaagad naman itong sumunod sa kanya. Ariel, maraming meeting ngayon si boss at isa pa. Huwag mo nang ipilit pang gusto mo dahil hindi na talaga siya makikipag-usap sa'yo. Sa kabila ng mga ginawa mo, umalis ka na. Nagsasayang ka lang ng oras. Sambit ng staff kay Ariel na nasa labas pa rin ng gate. Ang yabang mo ah. 3 taon ako nagserbisyo rito. At di hamak na mas matagal ako kaysa sa'yo. Kumakaasta ka para kang bisor ah. Hanggat hindi ko nakakausap ang mayabang na Danny na yan, asahan mo araw-araw mo pa rin makikita ang pagmumukhang to. Bulyo naman ni Ariel sa staff. Umiling na lamang ang staff at hindi na lamang ito pinansin. Sinaraduhan niya na ang gate at iniwan na lamang doon sa labas ang galit na galit na si Ariel. 3 taon nga siya nagserbisyo kay Mr. Danny pero hindi ibig sabihin noon ay nakuha na rin niya ang buong tiwala ng kanyang amo. Yun pa nga lang na hindi pa buong tiwala ang naibibigay niya ay winalanghiya na siya ni Ariel. E paano pa kaya ang ibinigay na talaga ni Mr. Danny ang kanyang buong tiwala sa lalaking yon? Malaking pera rin kasi ang nakulimbat nito. Kaya nang paimbestigahan nito ay otomatiko na itong tinanggal ni Mr. Danny. Pagka-uwi ni Mr. Danny ay kaagad siyang sinalubong ng kanyang anak na si Army. Dad, mabuti naman po at maaga ka ngayon. Kamusta po ang trabaho? Maligayang tanong ni Army sa kanyang amang si Mr. Danny. Dumiretso naman ang matanda sa may sala tsaka umupo sa may sofa at malayang isinandalang kanyang likod sa may malambot na sandalan. Tumambi naman sa kanya ang kanyang anak na si Army at tsaka kusang minasahe ang sentido ng kanyang ama. Masyadong stress ang maghapon anak, kaya minabuti ko na lamang na umuwi ng maaga. Sagot naman ni Mr. Danny habang nakapikit at ninanamnam ang bawat masahe ng kanyang anak sa kanyang sentido. Talaga dad? Bakit po? Parang lately ay stress na stress kayo sa trabaho ah. Usisa naman ni Army nang may pagtataka. Huwag mo nang isipin yun anak. Ang mahalaga ngayon ay umaalwa na ang aking pakiramdam kapag narito na ako sa bahay. Pambubola naman ni Mr. Danny sa kanyang anak. Walang ideya si Army sa pinagdadaanan ng kanyang ama sa kanilang negosyo dahil desisyon na rin ito ng matanda na huwag nang ipaalam pa sa anak dahil bata pa rin naman ito para maunawaan ang lahat kaya sinarili na lamang niya ang problema. Habang lumilipas sa mga araw ay mas nagiging makulit at agresibo si Ariel. Sinusundan na rin niya si Mr. Danny kahit saan ito magpunta dahil hindi talaga siya titigil hanggat hindi siya napapabalik sa trabaho. Tila nawala na nga sa tamang pag-iisip si Ariel kaya lahat ay gagawin niya na makausap lamang ang dating amo na si Mr. Danny. Hanggang sa tuluyan na ngang na-corner ni Ariel sa may parking ang dating amo na si Mr. Danny. Sa wakas, na-timingan din kita. Ano bang mahirap sa pakikipag-usap, ha, Danny? Sabi ni Ariel ng may diin. Tila balisang-balisa ang itsura ngayon ni Ariel at parang nawawala na nga sa kanyang sarili. Galit na galit ang kanyang mukha na nakatingin sa matanda. Sakto rin na walang ibang tao roon at wala rin siyang kasamang tauhan, kaya talagang malayang magagawa ni Ariel ang pinaplano niya. Ano bang kailangan mo? Patagal ka nang wala sa kumpanya ko. Ano pa bang hinahabol mo? Kunot na ang tanong ni Mr. Danny. Ibalik mo ako sa trabaho. Yun lang ang gusto ko. Ibalik mo ako sa trabaho. Gigil na utos ni Ariel. Napangisi naman si Mr. Danny. Ariel, baka nakakalimutan mo. May malaki kang anomalya na kinasangkutan sa negosyo ko.
Kahit umabot ka sa akin ng 3 taon, pero kung mabigat ang ginawa mong paglabag, I have no choice but to fire you. Pasalamat ka nga't hindi ako nagsampa ng kaso laban sa'yo. Dahil kawawa naman ang pamilya mo. Pero kapag pinilit mo talaga ako, pasensyahan tayo, Ariel. Baka sa susunod nating pagkikita ay sa korte na tayo magharap. Matapang na sagot naman ni Mr. Danny. Lalo namang umigting ang mga panga ni Ariel at lalong nandisik ang mga matang nakatingin kay Danny. Sa mga oras na yon ay tila may hindi na magandang nararamdaman si Danny sa mga ikinikilos ni Ariel. Na posibleng anumang oras ay sagupain siya kaagad nito kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa posibleng mangyari. Wala akong kasalanan. Wala akong ninakaw. Kinuha ko lang kung ano ang para sa akin. Sa akin yon at hindi sa'yo. Pangangatwiran ni Ariel na halatang aburido na at hindi na alam ang sinasabi at ginagawa. Sinubukan naman ni Mr. Danny na pakalmahin ang loob ni Ariel dahil wala rin namang patutunguhan ng kanilang usapan dahil sarado na ang isipan ng lalaki. Okay, if you want, sa office tayo mag-usap. I will give you money if you want. Basta tigilan mo na ako. Alam mong maling pinaglalaban mo, Ariel. At kahit saang husgado natin dalhin ang issue na yan, talo ka pa rin dahil sa mga katwiran mo. Pero dahil naaawa pa rin ako sa pamilya mo, papalampasin ko na to. Pero ito na ang huli. Ito na ang huli, Ariel. Muli namang umisi si Ariel. Ano yan? Suhol? Kung sa tingin mo ay masusuhulan mo ako, pwes nagkakamali ka. Kung hindi mo kayang ibigay ang gusto kong mangyari, pasensyahan na lang tayo. Pagbabanta pa ni Ariel. Matapos sabihin ng mga katagang yon ay marahan niya nang inilabas ang dala niyang kutsilyo at itinuto kay Mr. Danny. Walang hiya ka, Danny. Ibinigay ko ang buong serbisyo ko sa'yo. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa'kin? Mabuti pa sa'yo ang mamatay. Mamatay ka na! Akma nang sasaksakin ni Ariel si Mr. Danny, pero mabilis na mga nakailag ang matanda. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Ariel habang mariing nahawak-hawak ang kutsilyo at pilit na itinututok sa kanyang katawan. Parehas na lang pinoprotektahan ang kanilang mga sarili laban sa talim ng kutsilyong iyon. Nagmistula na rin demonyo ang mga mata ni Ariel na desidido na talagang mapatay si Mr. Danny. Hanggang sa tuluyan ang napagtagumpayan ni Mr. Danny na maitarak ang kutsilyo sa tiyan ni Ariel nang mas malalim. Ariel? Utal na sambit ni Mr. Danny. Sakto namang dumating ang ilang mga tauhan doon at nasaksihan ang nangyari. Bigla na lamang bumagsak sa sahig si Ariel na nakamulat pa rin ang mga mata at duguan na rin ang bibig at ang kanyang sikmura. Naiwan naman sa mga kamay ni Mr. Danny ang kutsilyong dala ni Ariel na nakalaan sana para sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Mr. Danny na nakatingin sa kanyang mga kamay na puno ng dugo. Habang hawak-hawak ang kutsilyo, maya-maya pa ay may dumating na ring ambulansya at pulis hanggang sa tuluyan na silang naisakay doon. Hanggang sa loob ng mobil ay tulala pa rin si Mr. Danny. Hindi pa rin siya makapaniwala at nanginginig ang kanyang mga kamay at tuhod. Hindi naman niya intensyon na saksakin si Ariel. Pinoprotektahan lamang niya ang kanyang sarili dahil kung hindi ay baka siyang napatay nito. Habang si Ariel naman ay sinubukan pang i-revive ng doktor, ngunit sa lalim ng pagkakasaksak sa kanyang sikmura ay mabilis niya itong ikinamatay. Kaya sa pagkakataon na iyon, ay nahatulan si Danny sa isang krimen na hindi naman niya intensyon na gawin. Ngunit dahil huli siya sa akto na hawak ang kutsilyo na gamit sa pagpatay, ay mas dumiin sa kanya ang kaso kaya hinatulan siya ng ilang taong pagkakakulong. Ayaw na sanang ipaalam ni Danny ang nangyaring ito sa kanyang anak, ngunit dahil mabilis ang balita ay nakarating na rin ito kay Army. Dad, ano nangyari? Bakit sabi nila sinadya mo raw na patayin si Kuya Ariel? Mabait siya sa atin, diba Dad? Paano mo nagawang patayin siya? Umiiyak na tanong ni Army. Dahil bata pang pag-iisip, ay madali siyang naniwala sa mga sabi-sabi. Anak, saan mo narinig yan? Hindi totoo yan, anak. Kilala mo ako. Ama mo ako, hindi ba? Inosente ako. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko, anak. Maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawang pumatay ng tao. Tanong ni Mr. Danny sa kanyang anak na si Army. Kagad namang sumagot si Army. Pero
pero napatay mo nga siya, Dad. Sa mga kaway mo nakita ang kutsilyo at maraming nakakita. Sabi pa ni Army. Gulong-gulong ngayon ang isipan ni Army. Gusto niyang paniwalaan ang kanyang ama dahil iyon naman talaga ang dapat. Ngunit sa kabilang banda ay unti-unting nalalason ang kanyang utak ng mga naririnig niya sa paligid na hindi rin niya maiwasang hindi paniwalaan. Anak, maniwala ka sa akin. Si Ariel ang nagtangka sa buhay ko kaya dinepensahan ko lang ang sarili ko. Patuloy pa na pangungumbinsi ni Danny sa kanyang anak na si Army. So paano na tayo ngayon, Dad? Paano ka na? Paano na ako? Sabi pa ni Army. 18 pa lamang si Army at masasabing wala pa rin talagang alam na gawin sa buhay dahil buong buhay niya ay nakadepende lamang siya sa kanyang amang si Danny. Gagawin ko ang lahat, anak, para maipagtanggol ko ang sarili ko. Hintayin mo lang ako. Hanggang sa pag-uwi ni Army ay hindi pa rin niya lubos maisip na nagawa ng kanyang ama ang ganitong krimen. Hanggang sa lumipas ang mga araw ay unti-unti na rin nanghina ang kanilang negosyo dahil sa maling balita na umiikot sa kanilang lugar. Malaking naging epekto nito, lalo pa't lalong idiniin ang asawa ni Ariel si Mr. Danny para maipanalo nila ang kaso. Pinalabas niya ang binalak talagang patayin ni Mr. Danny ang inosenteng si Ariel dahil sa pagbibintang nito. Wala na rin gustong tumistigo rito dahil unti-unti na rin nagsasara ang mga shop na pagmamayari ni Mr. Danny. Dad, hindi totoo to. Judge, inosente po ang daddy ko. Mabait po siya, hindi niyo po magagawang ipinaparatang nila. Sigaw ni Army sa husgado. Lumapit naman sa kanya ang ginang, ang asawa ni Ariel. Iha, anak ka rin. Buhay pa yung mamamatay mong ama. Pero itong anak ko, kailanman ay hindi na makakapiling pa ng kanyang ama. Pinatay siya ng iyong ama. At tanggapin mo na lang yan. Napakabait ng asawa ko. Wala siyang ibang hangad kundi ang mabigyan kami ng magandang buhay. Gusto lang naman niyang mapabalik sa trabaho pero talagang matigas ang puso ng iyong ama. Lumuhod pa nga siya sa harapan ni Danny pero dinuraan lang niya ito. Sinungaling, Army, huwag kang maniwala sa kanya. Kitang-kita ko yon. At huwag ka na magkaila pa. Mabubulok ka sa kulungan. Yan ang nararapat sa kriminal na katulad mo. Dad, hindi ko na alam bakit. At tuluyan na rin tumakbo papalabas si Army. Nahatulan si Danny ng guilty at makakulong sa loob ng 5 taon. Hinagpis na hinagpis si Danny sa nangyari sa kanya. Ngunit wala rin naman siyang magagawa kundi tanggapin ang pangyayari. Ang inaalala niya ngayon ay ang kanyang anak. Wala na naman itong ibang maaasahan sa labas kaya hindi niya alam kung paano makakausad si Army sa buhay sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Lumipas ang 1 taon kasabay ng pagsasara ng mga buy and sell shop ni Mr. Danny ay lumipat na rin ang tirahan si Army. 26 anyos na siya at meron ng kasintahan at iyon nga ay si Tristan. Na makatapos sa kolehiyo si Army ay humanap kaagad ito ng trabaho at isa na siyang HR specialist sa isang kilalang kumpanya. Doon niya rin nakilala si Tristan na marketing manager naman doon. Halos 2 taon na silang magkarelasyon at legal na rin sila sa partido ni Tristan. Han, malapit ng Pasko, saan mo gusto magbakasyon? Out of town ba or out of the country? Tanong ni Tristan sa kanyang nobyang si Army habang tinutulungan itong magbukas ng mga parcels na dumating lamang kani-kanina. Ikaw, saan mo ba gusto? Ako kasi parang gusto kong ispend ng Christmas sa beach. Yung payapa lang at makakapahinga tayo ng maayos. Pero ikaw din, you decide. Go lang ako. Sagot naman ni Army. Every year, nagsiselebrate silang 2 ni Tristan sa iba't ibang lugar para naman makapag-unwind at makapag-relax dahil sa stress nila sa trabaho. Nakaugilayan na rin nila na every Christmas and New Year's Eve ay sa bahay nila Tristan nag-i-stay si Army dahil wala na rin naman siyang kasama sa bahay. Sobrang bait sa kanya ng pamilya ni Tristan at talagang kumbinsido na ang mga ito na si Army na rin ang mapapangasawa ng kanilang anak. Wala na rin naman silang hahanapin pa kay Army. Bukod sa matalino at mabait, sobrang sipag din ito at walang kaarte-arte sa katawan na malayo-malayo sa karakter na meron siya dati noong mayaman pa sila.
Nang nagsolo siya sa buhay ay doon niya natutunang kumayod para mabuhay at tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero okay nga rin sa beach. But where? Gusto mo ba ng Maldives? Total, hindi pa naman tayo nakakarating doon. At isa pa, hindi ba isa yon sa bucket list natin? What do you think? So, siya naman ni Tristan. Isang responsableng binata si Tristan. At ito ang nagustuhan sa kanya ni Army. May kapatid siyang dalawang babae at siyang panganay sa kanilang magkakapatid. Maipon at masinop si Tristan dahil sa darating na Pasko sana ay plano niya nang mag-propose sa kanyang nobyang si Army. Kaya maaga pa lang ay gusto niya na itong planuhin. Walang pagtututol dito ang kanyang pamilya dahil wala naman silang problema kay Army. At botong-boto pa sila rito. Okay din naman ang Maldives pero... Pinuto ni Army ang kanilang salita nang biglang may maisip. Pero ano? Nagtatakang tanong naman ni Tristan. Parang hindi ko muna feel lumabas ang bansa. Basta magsisearch ako ng magaganda pang spot dito sa atin. Kahit sa Mindanao pa yan. Kahit next year na lang siguro tayo mag-Maldives para mas mapaghandaan natin. Sagot naman ni Army. Gusto niyang ideya ang mga ibang bansa pero tila may pumipigil sa kanya. Isa pa ay marami pa rin namang magagandang mga pasyalan at beaches dito sa Pilipinas. Kaya si Army na lamang ang bahala sa pagpili kung saang lugar niya gusto. May point ka naman, pwede rin nga. Basta, kahit saan na gusto ng mahal ko, ay doon din ako. Sagot naman ang kanyang nobyong si Tristan. Gusto rin kasi ng binata na ang kanyang nobyo ang pumili ng gusto nitong puntahan dahil magiging sobrang espesyal ang araw na yon. Kaya sisiguraduhin niya ang lahat ng mangyayari sa araw na yon. Mapalugar, bagay o tao ay papabor sa kagustuhan ni Army. I love you, hon. Nakangiti namang tugo ni Army kay Tristan. I love you more and more and more. At tinapatan naman ito ng binata at may kasama pang isang malagkit at matamis na halik. Sa dami ng natambak na orders ni Army sa online shop ay halos ngayon-ngayon lang sila natapos si Tristan. Karamihan kasi rito ay mga gamit sa bahay at ilang mga panregalo. Kung luho lang din naman kasi ang pag-uusapan, masasabing hindi hilig na Army ang mangolekta ng mga bagay na personal niyang magagamit. Para sa kanya na umedad na rin na talagang independent sa buhay, kasiyahan niya ng mga kasangkapan sa bahay, lalong-lalo na sa pagluluto at ilang gamit sa kusina. Kahit nga mga aesthetic na plato at baso ay bibilhin niya dahil ang mga ganitong bagay na ang interest niya. Nang matapos sila ay nagtimpla muna ng Juicy Army at kumuha ng kanyang stocks ng biskwit para mamerienda nila ni Tristan. Nga pala hon, pinapa-invite ka ni Mama mamaya. Doon ka na raw mag-dinner. Sambit ni Tristan at saka inabot na ang dalang food tray ni Army at pinatong na sa may center table. Bakit daw? Anong meron? Nagtatakang tanong naman ni Army at umupo na rin doon. Anniversary nila ni Papa last week, diba? Hindi nakapag-celebrate kasi pina-check up si Bunso kaya ngayon na lang gaganapin. Magluluto rin si Lola mamaya, masarap yun magluto. Matitikman mo na ulit ang kare-kare niya. Nakangiti namang tugon ni Tristan. Wow! Dahil may kare-kare, sige, pupunta ako. Pabiru namang sabi ni Army. Kapag kasi pumupunta si Nakina Tristan ay hindi maaaring hindi magluluto ang Lola Cynthia nila ng masarap na version niya ng kare-kare. Kaya naman willing-willing talaga ron si Army dahil sa masasarap na luto ng kanilang Lola Cynthia. Nagtaas kilay naman si Tristan at saka muling nagtanong. Dahil sa kare-kare? Tanong niya sa kanyang nobyang si Army. Biro lang, syempre. Pupunta ko ron para sa family mo. Alam mo naman kayo na lang pamilya ko, diba? Kaya dapat lang na hindi ko tanggihan yung bawat espesyal na araw sa ating pamilya. Maligaya namang sagot ni Army sa kanyang nobyo. Alam naman niyang nagbibiro ang dalaga dahil batid niya ang sobrang respeto at pagmamahal nito sa kanyang pamilya, kaya ganun na lang din kagaan ang loob ng mga ito kay Army. Matutuwa si mama niyan for sure, sagot naman ni Tristan. Napatigil sila ng ilang segundo at muli ay naglakas ng loob si Tristan na magtanong kay Army patungkol sa ama nito. Yung daddy mo, hindi mo ba? Ngunit bago pa man niya natapos ang kanyang sasabihin ay mabilis na itong nasigundahan ni Army.
Ayaw na ayaw kasi niya talaga ng dalaga na mapag-usapan pa ang kanyang ama. Sa isip niya ay binaliwala na lamang siya ng kanyang sariling ama kaya ganoon na lamang siya kagalit dito. Tristan, ayoko ng pag-usapan. Maring sabi ni Armie na naging seryoso muli ang mukha. Ngunit nagpumilit pa rin si Tristan. O gusto ko lang naman siyang makilala, sabi niya. Minsan ang naikwento ni Armie kay Tristan ang mga masasamang nangyari sa kanila noon, naunawaan naman ito ni Tristan. Ngunit may kung ano pa rin sa kanyang isip na nagsasabing inosente talaga ang ama ni Armie. Ngunit kahit naman ipumilit pa rin ito ni Tristan kay Armie, ay hindi na rin magbabago ang nararamdaman ni Armie para sa kanyang ama. Dahil noong nagkaroon na ng pagkakataon si Mr. Danny na makalaya, ay mas pinili nitong hindi na hanapin ang kanyang anak. Kaya lalong umusbong ang galit sa puso ni Armie. At matinding sama ng loob sa kanyang ama kaya simula noon ay nawala na rin ang pakialam si Armie rito. Han, please, huwag ka na makulit. He's a criminal. At may nakarating sa akin balita na matagal na siya nakalaya. Kung may malasakit talaga siya sa akin, o kung mahal niya talaga ako, hahanapin niya ako. Gagawa siya ng paraan para muling makita ako. Pero nasan siya ngayon? Wala. Ni Anino niya wala. Kaya Han, please, huwag na nating ungkatin pang nakaraan. Dahil bahagi na lamang yun ang aking mga bangungot. Ayoko nang balikan. Mariing sabi ni Armie habang matalim na nakatitig sa mga mata ng kanyang nobyong si Tristan. But he's still your father, sabi ni Tristan. Kaagad namang sumagot si Armie. Ang tunay na ama, hindi ipagpapalit ang kanyang anak sa kung anumang bagay na makakasira sa kanilang samahan. Ang tunay na ama, laging nariyan sa tabi mo at hindi ka sasaktan. And this is the last time, Tristan, na pag-uusapan natin siya. Irespeto mo na lang ang desisyon ko, please. Naluluhang sagot naman ni Armie. Huminga naman ng malalim si Tristan na tumanguna lamang. Ayaw na rin niyang ma-stress pa si Armie kaya hindi niya na pinilit pa ang gusto niya. Okay, hon, sorry, hindi na mauulit. Sabi niya tsaka niyakap na lang ang kanyang nobya at hinalikan nito sa noo. Kahit gaano pa kalimutan ni Armie ang kanyang ama, hindi pa rin ito mababali ang katotohanan ng kadugtong na ito ng buhay niya. Kahit papaulit-ulit niyang kamuhian si Mr. Danny, ay hindi pa rin ito mababago ang katotohanan ng ama pa rin niyang lalaki. Dahil ang totoo, kahit paulit-ulit takasan ni Armie ang kanyang nakaraan, ay paulit-ulit pa rin siyang hihilahin pabalik sa kung saan talaga siya nakalaan. Samantala, umuwi na muna sa deliroan si Tristan at saka bumalik muli kinagabihan upang sunduin si Armie. Are you ready? Hindi na ako papasok dyan. Dito na lang kita hihintayin sa sasakyan. Wika ni Tristan sa kabilang linya habang kausap ang kanyang nobyang si Armie. Oo, sige. Nagsasandals na lang ako tapos lalabas na ako. Bye-bye. Love you. Sagot naman ni Armie at saka binaba na ang phone. Pagkatapos na pagkatapos niyang mag-ayos ay tuluyan na siyang lumabas. Nilock pa lang ni Armie ang pinto ng apartment ay lumabas na rin naman sa sasakyan si Tristan at hindi mapigil ang mapahanga sa postura ngayong gabi ng kanyang nobya. Lumapit si Tristan kay Armie at kinuha ang mga kamay nito. Wow, parang ikaw pang may paokasyon na. Bungad na biro naman sa kanya ni Tristan sa dalaga. Namula naman kaagad ang pisngi ni Armie at saka yumuko. Bakit, is it too formal? Magpapalit na lang ako. Nakanguso nitong sabi at biglang nakaramdam ng hiya. Pinigilan naman agad ito ni Tristan. No, you look so gorgeous with that dress. A woman with full of class. Bagay na bagay sa'yo. At sigurado akong walang katapusang compliment na naman ang ibibigay sa'yo ni na Lola at Mama. Nakangiti namang paliwanag ni Tristan kay Armie. Muli ay tinunghay na ni Armie ang kanyang mukha at umangat na ng tingin kay Tristan. Talaga ba? Hindi ba masyadong elegante ang suot ko? Baka ako lang nakadress doon, ha? Kunot noon niyang sabi. Kahit na madalas na naman na bumisita roon si Armie kina Tristan, ay ganoon-ganoon pa rin ang kaba sa kanyang puso sa tuwing haharap siya sa mga ito. Alam din kasi ng pamilya ni Tristan ang nangyari sa kanyang ama kaya sobra siyang nahihiya sa pamilya ni Tristan. Pero magpagganon pa man, hindi naman nagbago ang pakikitungo at pakikisama ng mga magulang ng kanyang nobyo sa kanya.
Yun nga lang, iba na ang tingin nila sa kanyang ama na si Mr. Danny na para sa kanila ay isa na rin kriminal. Baliw, hindi ah. Ganyan din ang suot nila. Ako lang talaga ang walang taste. Anyway, tara na po, magandang mini-bini. Sumakay na po kayo sa aking karuahe. Maginoo namang sabi ni Tristan sa kanyang nobyang si Army na talagang nangingibabaw ang ganda ngayong gabi. Okay po, mahal na hari. Tuga naman ni Army at saka sinakyan na lamang ang trip ni Tristan. Ilang minuto rin ang kanilang biyahe na nakarating na rin sila sa bahay ni Tristan. Mabuti na lamang at walang traffic kaya napaaga sila. Nang maipark ni Tristan ang sasakyan ay lumabas na kaagad si Ginang Cecil, ang mama ni Tristan, upang siguraduhin kung sila na nga ni Army ang dumating. Tristan, kayo na ba yan? Malakas na sabi ni Ginang Cecil na patungo na sa kinaroroonan ni na Tristan at Army. Tumugon naman kaagad si Tristan. Opo ma, nandito na po kami na Army. Magalang niyang sabi sa ina. Sabay nang naglakad si na Army at Tristan patungo sa may terrace kung saan nag-aabang si Ginang Cecil. Sumalubong kaagad sa kanilang dalawa ang maganda at maliwalas na ngiti ng Ginang. Tila matagal nang hindi nakita si Army kaya miss na miss na nila ang dalaga at sabik na muli itong makita. Army! Mabuti naman at nakarating ka. Magtatampo na sana ako kung hindi. Nagbeso-beso sila at sinalubungan ng mahigpit na yakap ng Ginang si Army. Ah, nako tita, mapapalampas ko po ang birthday nitong si Tristan pero ang anniversary niyo po, hindi. Pabiru namang sabi ni Army kaya napatingin naman kaagad sa kanyang kanyang nobyong si Tristan at tumingin na animo isang batang nagtatampo. Tunay? Kunot noon niyang tanong kay Army. Joke lang. Siyempre tita, I'm always here sa lahat ng mga special occasion sa family ninyo. Sagot naman ni Army kaya nagtawanan sila ng Ginang dahil sa naging reaksyon ng mukha ni Tristan. Pero mabilis din namang bumalik sa normal dahil sa pagpapalubag loob ni Army rito. Family natin, Army. Bahagi ka na ng pamilyang to. Kaya always feel at home, ha? Gusto ngang dito ka na tumira eh, ayaw mo naman. Banat naman ang Ginang. Dahil kung sila talaga ang masusunod, ay mas gusto nilang makasama na roon sa bahay nila si Army, ngunit may sarili pa rin namang buhay si Army na gusto ay privado pa at personal, kaya hindi na muna siya mapuunlakan ng mga ito. Thank you tita, pero okay pa naman po ako sa apartment. Baka marinig niyo pang malakas kong hilik, nakakahiya. Biro muli niya. Asus, kahit gaano kalakas pa yan ay ayos na ayos lang. Sambit naman ni Ginang Cecil. Nakisali na rin si Lola Cynthia, ang lola ni Tristan at mama ni Ginang Cecil nang marinig nito mula sa sala ang pag-uusap nila sa labas. Cecil, sina Army na ba yan? Sigaw ni Lola Cynthia at kaagad namang sumagot si Ginang Cecil. Yes ma, papasok na po kami riyan. Malakas na sigaw naman ni Ginang Cecil. Kanina ka pa hinihintay ni mama at walang ibang bukang bibig kundi ikaw habang nagluluto ng kare-kare. Bumaling naman muli ang tingin ng Ginang kay Army. Talaga po? Nako, parang bigla ako nagutom ah. Wika naman ni Army kaya nagyaya na sa loob si Ginang Cecil. Nako, tamang-tama. Halina kayo sa loob na makakain na tayo. Sabi niya. Sige po tita. Tuga naman ni Army at sabay-sabay na silang pumasok sa loob. Nang makapasok na sila sa loob ay nadatnan na nila Lola Cynthia na naghahanda ng pagkain. Army, I'm so happy to see you again. Maupo ka na riyan. Tristan, doon mo na paupuin si Army para mas malapit sa kare-kare. Bungad naman ng matanda at itinuro ng kanyang mga labi ang direksyon na kanyang tinutukoy. Nagulay rosas naman ang mga pisngi ni Army sa sinabi ni Lola Cynthia. Grabe naman Lola, para naman pong sinabi niyo na sobrang gahaman ko sa kare-kare at hindi na ako namimigay. Pabiru nitong sabi kaya nagtawanan silang lahat. Biru lang, halika nga, pahalik na ako sa aking apong maganda. Bawi naman ang matanda at sumunod naman kaagad si Army. Mano po, Lola, namiss ko po kayo sobra. Mahina niyang sabi sa matanda. Sumabat naman ang dalawa pang kapatid ni Tristan na babae na sina Alexa at Bless. Grabe, Lola, ha? Kanina pa kaming narito pero hindi niyo kami sinabihang maganda. Ano, may favoritism ba, Lola? Biro na mga ito kay Lola Cynthia. Napatawa naman ang matanda sa sinabing iyon ni na Alexa. Asus, nagtampo naman kaagad ang aking mga magagandang prinsesang ito
Siyempre, pare-pareho kayong magaganda. Walang itula kabigyan, lahat kayo maganda, okay? Pagpapalubag-loob pa na sabi ni Lola Cynthia. Tumawa naman ang magkapatid dahil nagbibiru lang naman sila. Binaling naman nila ang atensyon kay Army at saka lumapit dito. Hi, Ate Army, kamusta ka na? Namiss ka namin. Ang tagal na rin natin nung huling punta mo rito, ah. Wika ni Bless at nakibeso na rin sila. Oo nga eh, alam yun na. HR lagi ang pinaka-stressful sa office kaya minsan ay ginagawa ko ng bahay ang trabaho. Sagot naman ni Army at sabay-sabay na rin silang umupo roon. Naho, Kuya Tristan, pinapahirapan yata ng department niya si Ate Army eh. Piniit naman ang dalawang atensyon sa kanilang kuya na si Tristan. Huy, hindi ha. Baka mabatukan ko lang yung mga yun kapag nangyari yun. Sagot naman ni Tristan. Nagsalita na rin si Ginang Cecil para umpisahan na ang kanilang hapunan. O siya, sige na, tama na yan. Kumain na tayo at naghihintay ang pagkain. Wika pa ng Ginang. Nagsimula na rin silang sumandok ng pagkain at nagkanya-kanya ng kuha ng paborito nilang luto ni Lola Cynthia. Nagtaka naman si Army tsaka iginala ang kanyang paningin. Nasaan nga po pala si Tito? O sisa ni Army. Sumagot naman kaagad si Ginang Cecil. On the way na si Efren, may nakalimutan lang daw sa opisina. Sabi pa ng Ginang. Ah, okay, sige po. Tugo naman ni Army. Habang kumakain ay bigla naman nagtanong si Lola Cynthia. Siya nga pala Army, balita ko ay nakalaya ng daddy mo. Ano, nagparamdam na ba sa'yo? Sandali namang natahimik ang lahat. Pasimple na lang napatingin kay Lola Cynthia na para bang may nagawa itong masama. Pinakiramdaman nila ang magiging reaksyon ng mukha ni Army at kabado sa maaaring isagot nito. Batid nilang lahat ang nakaraan ng dalaga tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Batid din ang mga ito na ayaw itong pag-usapan pa ni Army, ngunit dahil nadulas ng matanda ay maluwag na lamang itong sinagot ni Army at ipinakitang hindi na siya naaapektuhan. Wala po yatang balak, tita. Ayos na po ako. Huwag na po nating isipin siya. Maluwag at positibo ang sagot naman ni Army. Pasimple na mga siniko ni Ginang Cecil ang kanyang inang si Lola Cynthia dahil sa sinabi nito. Ngunit talagang ayaw papigil ng matanda at muling nagbigay ng salita. Hi, sorry to say that, pero kung talagang mahal ka niya, ay hindi kanya na matitiis na hindi makita. Sabi ni Lola Cynthia. Anyway, change topic na nga at ayoko rin naman na mapasukan pa ang ating pamilya ng isang kriminal. Dagdag pa nito. Lola? Pigil na sabi naman ni Tristan sa kanyang lola dahil para sa kanya ay sobra na rin ang mga salitang yon para husgahan ang pagkatao ni Ginoong Danny. Kahit hindi pa naman talaga nila alam ang tunay na pinagmulan ng krimen. Bakit? Taas kilay na tanong naman ni Lola Cynthia. Sumabat na rin si Army para matigil na rin ang usapan na iyon pa na para sa kanya ay wala namang saysay at hindi na dapat binibigyan pa ng atensyon. Tristan, it's okay. Tama naman si Lola. Hayaan mo na. Sagot pa ni Army. Makalipas din naman ng ilang segundo ay napalitan ng negatibong usapan na iyon ang positibo at masaya dahil dumating na rin si Ginoong Efren, ang ama ni Tristan na may daladalang bouquet of flowers para sa kanyang asawang si Ginang Cecil. Animoy mga teenager pa rin dahil sa walang kupas pa rin ang pagpapakilig ni Ginoong Efren sa kanyang asawang si Ginang Cecil. Napapangiti na lamang si Army sa kanilang natutunghayan. Ilang sandali pa, matapos ang masayang bonding at kainan, ay tuluyan na rin nagpaalam si Army. Mauna na po ako sa inyo. Hindi ko na po kayo nabati kanina dahil nauna na tayo ng tsikahan kaya happy anniversary po sa inyo, tita, tito. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Sobrang na-appreciate ko po. Nakangiti naman sabi ni Army. Maraming salamat din, iha. At anytime, kahit walang okasyon, kapag gusto mo ng kausap o kung gusto mong tumambay, pumunta ka lang dito, ha? Kahit wala yan si Tristan, open na open ang bahay para sa'yo. Wika naman ni Ginang Cecil. Okay, sige po. Maraming salamat po ulit. Mauna na po kami. Magalang natugon naman ni Army. Tristan, marahan lang sa pagdadrive, ha? Ingat kayo. Tumangu na lamang ang dalawa at sabay nang nilisan ang lugar patungo sa sasakyan. Habang nasa biyahe ay pansin naman ni Tristan ang pagiging tahimik ng Army. Sa isip niya ay siguro dahil ito sa naging usapan kanina tungkol sa kanyang ama. Gustong magtanong ni Tristan ngunit
baka lalo lamang makasama kaya hinayaan na lamang niya si Army sa ganoong mood. Na makauwi sila ay nagpaalam na rin si Tristan kay Army. Gusto pa sana niyang tumambay sa bahay nito ngunit gusto na rin magpahinga ng dalaga kaya hindi na siya nagpumilit pa. Samantala, sa pangatlong taon pa lamang ni Danny ay nabigyan na kaagad siya ng parol at napatunayang inosente siya at self-defense lamang ang nangyari kaya niya hindi sinasadyang masaksak si Ariel noon. Bilang ama, sino ba naman ang makakatiis sa kanilang anak na hindi tumakita? Lalo pat wala naman silang masamang pinagsamahan ng kanyang anak na si Army. Nasa loob ba lamang ng kulungan na hindi na maganda ang kondisyon ng katawan ni Danny. Dumating pang isang pagkakataon na sumama ang lasa at nawala ng malay doon dahil nalaman na may cancer palang matandang lalaki. Nang malaman ito ni Danny ay tila bigla na lamang gumuho ang kanyang mundo. Kaya noong pagkalabas niya, na nanghihina na rin ang katawan, ay tinanggap niya ng alok ng isang kaibigan niyang doktor sa ospital na lamang mamalagi para mamonitor nito ang kalagayan ni Danny. Noong una ay ayaw pa niyang pumayag dahil mas gusto niyang hanapin na lamang si Army at makasama ang anak ngunit dahil masyala ng kanyang kondisyon na hindi niya na itinuloy dahil unti-unti na rin nalalaman ng kanyang sakit ang kanyang buong sistema. Sa kabilang banday wala namang kaalam-alam si Army na palihim na hinahanap ni Tristan ang ama nitong si Danny. Naniniwala kasi siyang inosente talaga ang kanyang ama. Dahil kung naging masama ang turing ni Danny kay Army ay hindi magkakaganito ang dalaga. Kahit pa ulit-ulit niyang sabihin na hindi na siya naaapektuhan ay hindi naman maitatago ng kanyang mga matang lungkot at labis na pangungulila. Gusto niyang tulungan ang kanyang nobya na muling makasama ang ama at makapag-usap ng maayos na matagal na ipinagkait sa kanilang dalawa ng panahon at ng pagkakataon. Han, anong ginagawa mo? Tanong ni Army habang abala sa panonood ng TV. Nakahiga siya sa may sofa at nakaupo naman si Tristan sa may sahig. Kita ni Army ang ginagawa ni Tristan kaya nag-usisa ito. Wala, nagsuscroll lang. Utal na sagot naman ni Tristan at saka ibinaba na ang kanyang cellphone para hindi na siya pag-isipan nito ng kung ano-ano pa ng kanyang nobya. Natahimik sandali si Army at saka binaling na muli ang tingin sa kanilang pinapanood. Siya nga pala Han, baka pumunta akong Palawan? Sabi ni Tristan. Bago masabi niya iyon ay humugot muna siya ng lakas ng loob dahil siguradong sobrang pag-uusisa ang gagawin sa kanya ng kanyang nobyang si Army. Palawan? Ano namang gagawin mo doon? Nagtatakang tanong naman ni Army. Hindi ba nabanggit sa iyo ni Mrs. Samson na magkakaroon ng 3-day seminar mga marketing manager ni boss sa Palawan? Sabi ni Tristan. Pinindot muna sandali ni Army ang pause at saka bumangon at umupo. Wala siyang nabanggit sa akin. Kailan ba daw? Tsaka mga marketing managers lang ba raw? Taas kilay na tanong ni Army kay Tristan. I guess, dahil may mga kliyente rin kami ron na imi-meet at may iko-close din daw kaming deal doon. At ang alam ko ay apropado na yun ni boss. Sagot naman ni Tristan. Nagtaka naman si Army dahil siya ang HR pero hindi dumaan ito sa kanya. Okay, I'll check din tomorrow dahil parang hindi naman dumaan sa akin to. Baka na kay Gabby ang letter, i-check ko na lang bukas. Sagot naman ni Army. Tinabihan na rin ni Tristan ang kanyang nobya doon sa may sofa sa kinauupuan nito. Han, don't worry, 3 days lang yon. At alam ko nagdududa ka. Sobrang bilis lang kasi ng pangyayari kanina dahil sakto kausap na rin namin si boss kaya on the spot ay pumayag na siya. Kahit na hindi na kami gumawa ng letter. Big sale to. Kailangan hindi namin tumapakawalan. Paliwanag naman ni Tristan. Ang totoo ay hindi talaga kasama si Tristan sa pagpunta sa Palawan kasama ang ilang mga managers. Nagpresenta lamang siya dahil base sa nakalap niyang balita ay doon na dinala ang mga preso galing Muntinlupa kaya baka magbabakasakali siyang mahanap niya roon si Danny. Nang mga sumunod na araw at nang masiguro na ni Army na may permiso na nga ng kanilang boss ang pagpunta nila sa Palawan, ay nagsimula na rin mag-impake si Tristan ng ilang mga gamit na dadalhin niya para sa 3 araw na ilalagi niya sa Palawan. Han, mag-iingat ka ron ha? Tatawag ka lagi. Mag-a-update ka kung anumang nangyari sa'yo ron. Sabi ni Army. Oo naman, syempre. Responsibilidad ko yon, kahit hindi mo ibilin. Dito nga sa malapit ay hindi ako nakakawaglit ng ilang segundo para mag-update sa'yo. Dun pa kaya sa malayo? At saka Han, 3 araw lang naman yon.
Tapos uuwi na rin kami. Basta, ikaw ang mag-iingat dito, ha? Mag-update ka rin. I love you. Oo, gagawin ko. I love you too. Alam ni Tristan na kagagalitan siya ng kanyang nobya sa oras na malaman nito ang totoo. Ang totoong pakay kung bakit pumunta sa Palawan si Tristan. Ang katotohanan na hahanapin nito si Mr. Danny upang marinig ang mga dahilan at paliwanag nito para mas maliwanagan na siya kung may rason nga ba para kagalitan nito ang kanyang anak na si Army. Ilang oras din na naging biyahe at nakarating na nga ang grupo ni na Tristan sa Palawan. Kinunsyaban na rin ni Tristan ang iba pa niyang mga kasama sa oras na magtanong sa kanila si Army. Sa lawak ng buong Palawan ay napaka-imposible naman talaga na makita niya roon si Mr. Danny sa loob lamang ng 3 araw. Ni hindi nga rin niya alam kung naroon pa nga sa lugar na iyon si Mr. Danny, pero dahil malakas ang loob at paniniwala ni Tristan na naroon pa si Mr. Danny, ay itutuloy niya pa rin ang paghahanap. Tristan, madedelay raw si Mr. Martinez. May emergency lang daw eh. Pinapupunta na lang niya ang isa sa atin roon para makipag-close ang deal sa kanya. Eh, hindi rin ako makaalis dito dahil kailangan ay may umaten sa seminar. Ano, ikaw na lang ba pupunta? After noon, pwede mo nang gawin ang agenda mo, sabi ng kanyang katrabaho. Napaisip naman si Tristan dahil baka gahulin siya sa oras. Ngunit dahil isa siya sa top marketing manager sa company nila, ay malaking tiwala sa kanyang ipapaubaya ito ng kanyang katrabaho. Tinanggap na rin ni Tristan dahil ito naman talaga ang trabaho niya. Okay, sige, sa hotel na lang ako didiretso mamaya, bro. Balitaan na lang kita, ha? Sabi ni Tristan. Sige, bro. Nasend ko na rin sa'yo ang address. Ingat ka. Sagot naman ang kanyang katrabaho. Okay, bro. At tuluyan na rin umalis si Tristan. Dahil hindi naman ito ang unang beses na pagbisita ni Tristan sa Palawan, ay mabilis yan ang nakabisang daan at natunto na kaagad ang ospital na kinaroroonan ng kanilang kliyente. Nang marating iyon, ni Tristan ay kaagad siya nagtungo sa information upang hanapin ang nasabing doktor. Hi, good morning. I'm from AFAST Company. I'm Tristan Alves, Marketing Manager. May appointment ako with Dr. Martinez. Actually, siyang nagpupunta sa akin dito. Can I talk to him? Maginoong bungad ni Tristan sa nurse na naroon. Tumugon naman kaagad ang nurse. Ah, okay sir. Itatawag ko lang po kay Doc ha. Kasi parang may kinikimo siya ngayon. Saglit lang po ha. Magalang na sagot naman ang nurse. Ilang sandali pa ay nakuusap na rin ang nurse ang doktor at pinahintulutan na si Tristan na papuntahin sa kanyang opisina. Sir, okay daw po. Pumunta na lang daw po kayo sa kanyang opisina. Second floor po, katabi po lang ng elevator. May pangalan naman po ang pintuan ng office ni Doc kaya madali niyo po makikita. Nakangiti naman na sabi ng nurse at sumunod naman kaagad si Tristan. Ah, sige, thank you. Huling sabi niya sa nurse at nagtungo sa direksyon na itinuro sa kanya ng babae. Nang makarating siya roon ay bumugad na nga sa kanyang opisina ng doktor kaya sinimulan niya ng kumatok. Tuloy! Utos ng doktor na nasa loob ng silid. Good morning, Doc Martinez. Nakangiti naman bungad ni Tristan. Nadatnan niya roon si Doc Martinez na kasalukuyang tinatanggal ang kanyang suot na gloves, sabay nag-alcohol ng kamay. Good morning, you must be the marketing manager, right? Tanong nito. Yes po, I'm Tristan Alves, the marketing manager of AFAST Company, and it's nice to meet you, Doc. Pagpapakilala naman ni Tristan. Have a seat, Mr. Alves. Utos ng doktor at sumunod naman kaagad si Tristan. Thank you. Tugon naman ni Tristan. Inayos muna ni Doc Martinez ang mga papeles na nakakalat sa kanyang mesa upang makapag-usap sila ng maayos si Tristan. Hindi naman sinasadyang pumatak sa sahig ang isang piraso ng papel na tila isa sa mga patient's profile ni Doc Martinez. Nag-usa na si Tristan na pulutin ito at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabigla siya sa kanyang nakita at nabasa. Danny Agustin. Ito ang nakasulat sa papel na ito at ito rin ang complete name ng ama ni Army. Bumilis ang tibok ng puso ni Tristan sa kanyang natutunghayan ngayon. Para makasigurado ay nilakasan niya na ang kanyang loob na magtanong sa doktor. May problema ba, Mr. Alves? Nagtatakang tanong naman ang doktor sa binata na kasalukuyang nakapako pa rin ng paningin sa hawak-hawak niyang perasong papel. Doc, maaari ho ba akong magtanong?
Utal na tanong ni Tristan sa doktor at saka umangat na ng tingin dito. Nagsalubong naman ang kilay ni Doc Martina sa pagtataka dahil sa kakaibang ikinikilos ni Tristan. Oo naman, ano ba yon? Tugon naman ng doktor. Ito po ang Danny. Danny Agustin. Pasyente niyo ho siya rito? Wala nang pinalampas pang segundo si Tristan at nagtanong na sa doktor. Hindi rin niya mawari sa sarili dahil bigla na lamang may kung anong umusbong sa kanyang puso nang mabasa ang nakasulat na pangalan sa piraso ng papel na iyon. Malakas ang kutob niyang si Mr. Danny ito, ang ama ni Army. At kung tama nga ang kutob niya, sa loob niya ay pakakaya narito sa ospital si Mr. Danny? Kaya ito ang mga katanungang hindi niya mahahayaang hindi niya malaman bago siya bumalik ng Maynila. Si Danny? Yes, pasyente ko siya rito. Kilala mo ba siya? Usisa naman ang doktor. Natigilan naman si Tristan at hindi malaman kung paano ba uumpisahan ang iba pa niyang mga katanungan. May kilala po akong Danny Agustin. Ama ng nobya ko na matagal na nakakulong at balita ko pa ay dinala raw dito sa Palawan. Matagal na namin siyang hinahanap. Actually, ako lang dahil masama pa rin ang loob ng aking nobya sa kanyang ama kaya ako nang gumawa ng paraan para muling mapaglapit sila. Kaya Dok, gusto ko po sanang makumpirma kung ang taong ito na pasyente ay ang tao rin na hinahanap ko dito sa Palawan, sabi ni Tristan. Sa kwentong yun ni Tristan ay nanlaki naman ang mga mata ng doktor at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya ang nakaraan ni Mr. Danny at sigurado nga siyang ito ang hinahanap ni Tristan. Ngunit gusto muna niya na masigurado na iisa lamang din sila ng tinutukoy ng binata. Anong pangalan ng nobya mo? Utal na tanong ng doktor kay Tristan. Army. Army po ang pangalan ng nobya ko. Sa sagot na iyon ay bigla na lamang napahawak sa kanyang bibig ang doktor. Si Army? She's my goddaughter. I couldn't believe this. Matagal na siyang hinahanap ng kanyang ama pero... Naputol naman ang sasabihin ni Doc Martinez kaya maling nagsalita si Tristan. Pero pinigilan ko siya. Dahil malala na ang kondisyon ng kanyang ama. Si Danny. Meron siyang cancer. At tinaningan ko na rin ang buhay niya. Sinubukan niyang hanapin si Army pero tila yung bata nang lumalayo. Katulad ng hangarin mo, gusto ko rin silang magkasama at magkasundo sa huling pagkakataon. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Mabuti na lamang at pinagtagpo tayo dito sa iisang lugar. Maluha-luha namang sabi ni Doc Martinez. Lumakas naman ang kumpiyansa sa sarili ni Tristan at mas lumakas ang loob na muling mapagsama ang mag-ama lalo pa ngayon na abot kamay niya na ang kanyang matagal na hinahanap pa na si Mr. Danny. Pwede ko po ba siyang makita? At isinama na siya ni Doc Martinez sa silid kung nasaan nakalagi si Mr. Danny, ang ama ni Army. Nang buksan ni Doc Martinez ang pinto ay bumungad kay Tristan ng payat na payat at nakakalbo ng matandang lalaki na nakaratay sa kanyang hihiga ang kama na batbat na ang mga aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Natutulog pa si Mr. Danny dahil katatapos lamang ng chemotherapy nito. Ano pong nangyari sa kanya, Doc? Utal na tanong ni Tristan sa doktor. Umupo naman sila sa may couch na naroon at saka nagsimula na magkwento ang doktor kay Tristan. Pinakamatali kong kaibigan niyang si Danny. Simula elementary ay kami nang magkakampinyan sa lahat ng bagay. Nang magkaroon na kami ng kanya-kanyang pamilya, ay doon lamang naglaylo ang aming samahan. Pero hindi ibig sabihin na wala na kaming malasakit sa isa't isa. Napadpad ako rito sa Palawan dahil nandito ang asawa ko. Kaya hindi ko na alam kung ano bang balita sa kanila ng aking inaanak na si Army sa Maynila. Sobrang pinagmamalaki ko yan si Danny. Bata pa lamang kami, mahilig na talaga siya sa mga laro ang sasakyan kaya nga ito ang naging negosyo nila at nagtagumpay naman. Hanggang sa makaabot sa akin ng isang balita na nakasaksak daw si Danny at napatay niya pa yung lalaki. Pinalabas ang mga binayarang tumistigo noon sa korte na sinadya at binalak talaga ni Danny na patayin yung dati niyang tauhan na nauna namang nag-amok. Actually, naitawag na yan sa akin before ni Danny. Nung nagbabanta pa lang sa buhay niya yung lalaki, humingi na siya sa akin ng advice kung ano ang dapat niyang gawin. Sobrang bait kasi ng taong yan.
Kaya kahit paulit-ulit nang naaabuso, ay ayos lang sa kanya. Napatay ni Danny yung lalaki dahil prinotektahan lamang niya ang kanyang sarili. Kung hindi siya lumaban, marahil ay siyang namatay. Kaya ginawa kong lahat para matulungan siya. Pinagsama namin ang mga koneksyon at doon ay muling dininig ang kaso. Doon napatunay inosente siya. Masama na rin kasi ang kondisyon niya sa loob ng kulungan kaya minadali ko rin na makalabas siya. Inoferan ko pa siya noon na dito na lang sa akin magstay total eh. Narito na rin naman na siya. Pero nagpumigla siya dahil gusto niya nang makasama ang kanyang anak na si Army. Pero dahil nga sa kalagayan niya, gustuhin man niya na bumalik sa Maynila para hanapin si Army, ay hindi na rin natuloy dahil pasamahan na rin ang pasama ang kanyang lagay. May cancer siya. Kaya bigla na lang din siyang namayat at nanghina. Kaya napilitan na rin siya na dito na lamang sa akin para ako na mismo ang mag-monitor sa kalagayan niya. Pagkwento pa ni Dr. Martinez. Sa loob-loob ni Tristan ay ito palang tunay na dahilan sa nangyari kay Mr. Danny. Doon niya napagtantong walang basihan para kagalitan ni Army ang kanyang amang si Danny at nakaramdam naman siya ng labis na awa para sa ama ni Army dahil ramdam nito ang matinding pangungulila nito sa kanyang anak. Tiniis niya ang mahabang panahon para mahanap at muling makita ang kanyang anak, ngunit naging balakid pa ang kanyang sakit. Ihintayin mo ba siyang magising? Tanong ni Dr. Martinez kay Tristan. Opo, gusto ko po sana siyang kamustahin ng personal. Gusto ko pong ipakilala ang sarili ko sa kanya. Ikukwento ko rin sa kanya kung ano ng mga nakamit at narating ng alak niya. Gusto ko malaman ni Mr. Danny kung gaano nakalakas ang loob ngayon ni Army para harapin ang buhay. Wika ni Tristan sa doktor. Mahinang tinapik-tapik ng doktor sa likod si Tristan. Okay, sige, maya-maya naman ay magigising na rin siya. Maiwan na muna kita, ha? Sabi ng doktor at tuluyan nang iniwan doon sa loob si Tristan. Habang nakaupo at naghihintay doon sa my couch, ay malalim niyang tinitigan ang sitwasyon ni Mr. Danny. Sa isip niya ay mabuti na lamang at nagpumilit siya na sumama rito sa Palawan dahil malakas talaga ang kanyang pakiramdam na may mangyayari rito na hindi niya inaasahan. At ito na nga, kusa nang lumapit sa kanya ang taong matagal niya nang hinahanap. Gusto rin kasi ni Trista na bago sana siya mag-propose kay Army ay buo na ang dalaga. Dahil kahit naman paulit-ulit sabihin ng Army na buo na siya, ay bakas pa rin sa loob nito na hindi dahil alam niyang mas maganda silang may pinagsamahan at mga alaala ng ama na nagbago nga lamang dahil sa isang masamang pangyayari. Lalo pa ngayon na alam na ni Tristan ang tunay na nangyari kay Mr. Danny, ay mas lumakas ang kumpiyansa niya na ipilit na ito kay Army. Ilang sandali pa ay nagising na rin si Danny. Unti-unting iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Tumayo na si Tristan at tumingin muna ng malalim bago lumapit sa matanda. Sino ka? Kunot na ang tanong ni Danny kay Tristan na kasalukuyang nakatayo sa kanyang tagiliran ngayon. Hello po. Ako po si Tristan. Tristan Alves. Utal na sagot naman ni Tristan. Abot ang kanyang kaba ngayon at hindi malaman kung paano at saan mag-uumpisa. Tristan? Hindi kita kilala. Kaya umalis ka dito. Galit na bulalas naman ni Mr. Danny. Si Army po. Diretsyang sagot ni Tristan. Binanggit niya na ang pangalan ni Army para otomatiko na rin tumigil ang matandang lalaki sa pagsisigaw. At tama nga siya. Kusa itong tumahimik nang marinig ang pangalan ng kanyang anak. Bakit mo siya kilala? Bakit mo alam ang pangalan ng anak ko? Sino ka ba talaga? Mariing tanong ni Mr. Danny. Huminga muna ng malalim si Tristan at saka inumpisa ng magsalita at ipaliwanag ang lahat. Mister, huminahon po kayo. Kilala ko po si Army na anak ninyo. Dahil nobyo niya po ako. Alam ko pong nagtataka kayo kung bakit ako narito. Maging ako, hindi rin po ako makapaniwala na dito ako dadali ng aking mga paa. Isa po akong marketing manager na nakadestino sa Maynila. Nagkataon po na nagkaroon kami ng seminar dito sa Palawan at sakto rin po na dito ko talaga gusto pumunta dahil ang pakay ko po talaga ay ang hanapin kayo. Panimula pa ni Tristan.
tahimik lamang na nakikinig sa kanya si Mr. Danny at saka nagtanong, "Hanapin ako?" "Bakit?" Nagtatakang tanong ni Mr. Danny kay Tristan. "Opo, tama po ang narinig ninyo. Inahanap ko po kayo. Sa katunayan po ay napilitan pa po akong puntahan dito si Dr. Martinez para makipag-close ng deal sa aming serbisyo dahil kliyente namin siya. Tapos ito nga po, hindi ko inaasahan na nandito pala kayo. Gusto ko pong malaman ninyo na maayos ang lagay ni Army. HR specialist po siya at parehas kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. May sarili po siyang apartment at talagang independent na sa buhay. Mas matapang na ngayon at malakas ang loob. Pero sa kabila po ng tagumpay niyang yon, kahit pa ulit-ulit niyang sabihin sa akin na okay lang siya at masaya siya, pero ramdam ko po na mabigat talaga ang kanyang nararamdaman. Masama po ang loob niya sa inyo. Hanggang ngayon po ay galit na galit pa rin siya sa inyo dahil ang buong akala niya ay hindi niyo talaga siya hinanap. Nakinalimutan niyo na siya at pinabayaan. Pero malakas talagang paniniwala ko na may dahilan kayo kaya palihim ko kayong hinanap. Kasi magagalit naman siya kapag nalaman niya. 2 taon na po kaming magkasintahan at bala ko na po na mag-propose sa kanya bago magpasko. At ayoko pong humarap kami sa altar kung hindi kayo nagkakaayos. Kailangan niyo po kayo at alam kong kailangan niyo rin siya. Gusto kong ma-realize niya na mali yung mga iniisip niya sa inyo at may pag-asa kayo na magkaayos kayong mag-ama. Kaya narito po ako ngayon sa inyong harapan, Mister. Masaya po ako na nakita ko na po kayo pero nalulungkot po ako sa naging sitwasyon ninyo. Maluha-luha namang kwento ni Tristan. Maging si Ginoong Danny ay naluluha na rin dahil sa mga nalaman. Kung nakakaawa ang kanyang sitwasyon, ay mas naaawa siya sa kalagayan at pinagdadaanan ng kanyang nag-iisang anak na si Army. Gustong-gusto niya ng puntahan ng dalaga. Gustong-gusto niya ng yakapin ito. Ngunit sa kalagayan niya, ay parang napaka-imposible maging ang pagbiyahe ay ipinagbabawal na sa kanya. Mabait na bata si Army. Kapapanganak pa lamang sa kanya ng kanyang ina ay binawian na kaagad ng buhay ang aking asawa. Kaya kailanman ay hindi na nasulyapan man lang ni Army ang kanyang ina. Kaya kami na lang talagang magkasama. Lagi niyang minamasahe ang aking ulo kapag kagaling sa trabaho. Napakamasayahin at matalinong bata. Pero nang dahil sa isang pangyayari, ay nagbago ang lahat. Eh, hindi ko sinasadyang mapatay ang aking dating tauhang si Ariel. Hindi ko naman intensyon na masaksak siya. Prinotektahan ko lang ang sarili ko. At yun ang paulit-ulit ko ng pinaliwanag sa aking anak. Pero dahil mura pa ang isip noon ni Army, ay madali siyang napaniwala ng mga sabi-sabi sa kanyang paligid. Simula nang mahatulan akong guilty ay hindi niya na ako ulit dinalaw. Tandang-tanda ko pa ang reaksyon niya noon ng mukha niya. Yung mga mata niya, punong-puno ng mga luha, punong-puno ng galit. Kasabay ng panghuhusga sa akin ng korte, ay ang panghusga rin sa akin ng mga mata ng aking anak. At yun ang mas masakit. Pinakamasakit sa lahat. Bata pa siya nun. At wala rin naman akong sapat na pagkakataon para ipaliwanag pa ang mga nangyari sa aking anak. Simula nun, ay hindi na siya nagparamdam pa sa akin o nagpakita. Hindi ko na rin alam kung ano pang nangyari sa kanya. Ilang taon din ako nakakulong sa 4 na rehas ng piitan na yon ng tulungan ako ni Michael sa Dr. Martinez. Lahat ng mga preso noon na galing sa Munti ay tinurnover na lahat dito sa Palawan. Kaya lalo ako napalayo sa aking anak. Mas bumaba na yung pag-asa ko na muli ko siyang makikita at makasama. At mas lalo rin akong nawala ng pag-asa nang malaman kong kondisyon ko. Lugmok na lugmok ako nun. At hindi ko na malaman ang aking gagawin. Para akong mababaliw. Pero talagang mabuti ang Diyos. Tinulungan ako ni Michael na malinis ang aking pangalan at makalaya. Nung makalaya ako, unang pumasok agad sa aking isip ay hanapin si Army. Pero pinigilan ako ni Michael dahil nga sa kondisyon ko.
Kaya wala na rin ako magawa kaya sumama na ako sa kanya dahil wala na rin naman akong ibang mapupuntahan. Noon nagdusa ako sa 4 na sulok ng kulungan. Ngayon, dito na rin ako siguro mamamatay sa 4 na sulok ng silid na ito na punong-puno ng mga aparato at mga gamot. Kaya iho, kung alam mo lang, matagal ko nang dinadalangin. At ikaw ang sagot sa mga panalangin ko. Alam kong tunay na mahal mo ang aking anak. Dahil sino ba namang lalaki mag-aaksaya ng oras at panahon para lamang hanapin ang kriminal na ama ng kanyang nobya? Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ikaw ang naging nobyo niya at natagpuan mo ako. At kung ang blessing ko ang kailangan mo para sa magiging kasal ninyo ng aking anak, maluwag at malaya akong ibinibigay yun sa'yo. Alagaan mo ng mabuti ang aking anak. Mahalin mo siya at irespeto. Huwag na huwag mo siyang sasaktan katulad ng pinaramdam ko sa kanya. Mahal na mahal ko si Army. At ngayon ay ipinapaubaya ako na siya sa'yo. Nabalot ng lungkot at hinagpis ang buong silid na iyon sa mga oras na ito. Isang ama na ang tanging gusto lamang ay ang makasama at mapatawad ng kanyang anak. Isang ama na ang tanging hiling lamang ay makaalis siya ng maayos at malinis ang puso ng walang galit at hinanakit. Sir, nauunawaan ko ho kayo. Kaya nga ho ako narito para muli kayong magkita ni Army. Next month po magpo-propose na ako kay Army. Ilang araw na lang naman po yun. At pagkatapos noon ay hindi na rin namin patatagalin pang pagpaplano para maikasal na kami. Hihilingin ko kay Dr. Martinez na maisama kayo kahit man lang sa pinakamahalagang araw naming dalawa. Lalong-lalo na ni Army. Mahal na mahal ko po si Army. At alam kong gusto niya na rin kayong makita. Sa isang araw po ay babalik na ulit ako ng Maynila at paplanuhin ko na po ang lahat. Kung maaaring dito na kami sa Palawan, ikasal ay mas mabuti para hindi na kayo mahirapan pa sa biyahe. Basta gagawa ho ako ng paraan para muli kayong magkita at magkasama. Ako na pong bahala. Basta po, Sir Danny, ipangako niyo po sa akin na lalaban kayo. Magkikita pa po kayo ng inyong anak. Kaya lumaban po kayo, ha? Aasahan ko po kayo. Desidido na nga si Tristan na mas mapaaga na ang plano niyo mag-propose kay Army. Marami silang plano dati. Pero tila mababago na ang lahat ng ito dahil sa kondisyon ni Mr. Danny na kailangang isaalang-alang ni Tristan. Pagkabalik niya ng Maynila ay ito na kaagad ang kanyang inasikaso. Han, how's Palawan? Nakangiting tanong ni Army. Tahimik lang si Tristan at malalim ang iniisip. Gusto niya nang alukin ang dalaga na magpakasal pero hindi niya alam kung paano sasabihin. Han, may problema ba? Parang pansin ko simula nang dumating kay balisa ka na tahimik ka. May nangyari ba sa Palawan? Dugtong pa ni Army. Maging siya ay nagtataka na si ikinikilos ng kanyang nobyo. Ilang sandali pa ay humarap na kay Army si Tristan na hawak-hawak ng maliit na box na naglalaman na ng kanilang engagement ring. Nanlaki naman ang mga mata ni Army habang nakatingin sa hawak na iyon ni Tristan. Tristan, ano to? Naguguluhang tanong ni Army kay Tristan. Army, hindi ko na patatagalin pa. Magpakasal na tayo. Kahit sa isang linggo, sa simbahan din naman ang ating diretso, diba? Mahal na mahal kita, Army. At gusto ko nang maikasal sa'yo. Diretso ang sabi ni Tristan kay Army. Hindi naman mawari ang magiging reaksyon ni Army sa pabigla-biglang desisyon na iyon ni Tristan. Oo, mahal na mahal din niya ang binata. Ngunit parang ang bilis naman ang pangyayari. Hindi ganitong proposal ang kanyang inaasahan kaya hindi maialis sa kanyang magtaka at mag-usisa. Hon, di ba parang pabigla-bigla ka naman ng desisyon? Actually, I didn't expect this kind of proposal. Ano pa nangyari at bigla ka na lamang parang nagmamadali? Naguguluhang tanong ni Army sa kanyang nobyong si Tristan. Kung maaari nga lamang ay aminin na ni Tristan ay nagawa niya na. Ngunit ito ang pinakamalaking sorpresa niya na maibibigay kay Army. Kaya hanggat kaya niyang palusutan ang pagdududang iyon ni Army ay gagawin niya. Alam na ba ito ni Tita? May alam ba sila rito?
Dagdag na tanong pa ni Army kay Tristan. Oo, nasabi ko na sa kanilang plano kong to. At masaya sila kung mas mapapaaga nga ang ating kasal. Nariyan lang naman sila para sumuporta kung ano man ang maging desisyon nating dalawa. Ikaw, Hon, ayaw mo ba? Hindi ka pa rin ba handa? Tanong ni Tristan kay Army. Umiwas naman ang tingin si Army at saka yung muko. Eh, hindi naman sa ayaw. Pakiramdam ko kasi para ang bilis lang ng pangyayari. Siguro dahil hindi ko lang talaga to inaasahan. Pero kung ako ang tatanungin mo, oo naman. Oo, Tristan. Gusto kong makasal sa'yo. Kahit pa sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon, gugustuhin ko pa rin maikasal sa'yo. I love you, hon. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nakangiti namang sagot ni Army kay Tristan. Lumuwag naman ang ngiti sa labi ni Tristan nang marinig ang sagot ng kanyang nobya. Walang mapagsidlan ng kanyang saya at galak dahil sa wakas ay mangyayari na ang matagal niyang pinakahihintay na muling magkita ang mag-ama. Sa katunayan, kahit masaya talaga si Army ay iniisip din niya sana na sana may magulang din siyang maghahatid sa kanya sa harap ng altar patungo kay Tristan. Pero sa kabilang banday, hindi na rin naman siya umaasa dahil ayaw na rin naman niyang makita ang kanyang ama. Ayos na siya sa buhay niya sa panibagong yugto kasama ang kanyang mapapangasawang si Tristan at ang buong pamilya nito. Bago pa man mag-propose si Tristan kay Army ay naipagtapat na rin ng binata ang lahat sa kanyang pamilya. Doon niya ikinwento ang nangyari sa kanya sa Palawan. Ang tunay na dahilan ng biglang paglaho ni Mr. Danny nang malaman nito ng kanyang pamilya ay bigla na lamang may kumurot sa kanilang mga puso at biglang nag-guilty na nahusgahan nila kaagad ang buong pagkataon ng ama ni Army. Kaya matapos noon ay todo suporta na lamang sila sa magiging desisyon ng magkasintahan. Han, hindi ba ayaw mong lumabas ang bansa? Tanong ni Tristan kay Army. Oo. Bakit? Wala pa kasi ako nakikitang magandang beach na pwedeng pagdausan ang kasal natin. Sagot ni Army habang nakatutok naman ang paningin sa hawak na brochure at namimili ng design ng simpleng wedding gown. Gusto ko sana sa Palawan? Diretsang sabi naman ni Tristan. Muling tumingin sa kanya si Army. Parang ang laki talaga sa'yo ng impact ng Palawan na, Han? Kung ang target mo ng kasal ay sa isang linggo na, eh baka mas lalo tayong gahulin sa oras dahil medyo malayo din naman yon. At saka, baka hindi makarating yung iba. Ayaw mo bang dito na lang sa malapit? Kunot na upang sabi ni Army sa kanyang nobyong si Tristan. Han, may maganda kasi ako nakitang resort doon. At alam ko na matutuwa ka ron. At saka kung bisita yung inaalala mo, ayos lang naman sa akin kahit kaunti. Basta ang mahalaga ay naroon ang pamilya natin. At huwag kang mag-alala, nakausap ko na rin ng mga staff doon. Go signal ko na lang ang hinihintay nila. Sabi naman ni Tristan. Lahat talaga ay gagawin niya para may isa katuparan ng kanyang plano. Ang ginagawa naman niyang ito para rin naman kay Army. Kaya gusto niyang umayon lahat sa kanyang plano. Siguro yan talagang inatupag mo sa Palawan ano? Ang maghanap ng magandang beaches? Ako, ikaw talaga. Sige na nga, kung anong desisyon mo, ay doon na rin ako. Masaya namang sagot ni Army kay Tristan. Dahil maikling panahon na lamang ang meron sila, tumulong na rin ang pamilya ni Tristan sa pag-aasikaso ng nalalapit nilang kasal. Nakausap na rin ni Tristan sina Dr. Martinez at Mr. Danny na napapayag na nila si Army na doon na magdaos ng kasal sa Palawan para mas malapit sa kanyang ama. Bago pa man sumapit ang kasal ay pumunta na rin sila ng Palawan. Kumuha na lamang sila ng isang unit sa hotel at doon na lang muna na malagi. Han, are you happy? Mahinahang tanong ni Tristan kay Army. Nakaupo silang dalawa sa may harap ng vanity mirror sa silid na iyon habang sinusulit ang huling gabi na magiging dalaga at binata sila. Oo naman, ikakasal na tayo bukas. Ano ba kasing klaseng tanong yan, hon? Sagot naman ni Army sabay tingin sa kanyang mapapangasawa. Ayaw mo ba talagang imbitahan ang tatay mo? Mahalagang araw ang kasal para sa isang babae. Kaya dapat na masaksihan yon ng mga taong mahalaga sa ating buhay. Sabi pa ni Tristan. Huminga ng malalim si Army.
Ilang taon na ang nakalilipas buhat ng masangkot sa isang krimen si Mr. Danny nang hindi nito sinasadyang mapatay ang kanyang dating tauhan na si Ariel. Palibhasa ay bata pa ang isip noon ni Army, kaya mabilis siyang mabrainwash ng mga nasa kanyang paligid. Naniwala siya sa ama pero mas naniwala siya sa pambibintang ng nasa kanyang paligid. At itinatak sa kanyang isip na talagang pinabayaan na siya ng kanyang ama dahil mas pinili nitong pumatay at maging kriminal. Pero hindi naman talaga nito alam ang katotohanan. Tristan, ito na huling pagkakataon na sasabihin ko sa iyo to. Wala na akong ama. Simula nang bigla niyang piliin na maging kriminal at pabayaan ako, hindi ko na rin siya kinilala bilang ama. Wala na akong magulang. At iyon ang itatakma sa puso't isipan ko. Kaya Han, please, huwag mo nang ipilit ang isang bagay na imposible na mangyari. Gusto ko na mag-move on at magsimula ng panibago na hindi na siya kasama. Gusto ko na magsimula ng bagong buhay kasama ka at ang pamilya mo dahil kayo na ang pamilya ko ngayon. Maraming sagot naman ni Army. Para hindi na rin humaba ang usapan na hinayaan na lamang ni Tristan si Army sa desisyon na iyon ng dalaga para hindi na sila mag-away pa. Hinayaan na lamang niya ang galit na iyon kahit pa alam na ni Tristan sa kanyang sarili ang katotohanan. At dumating na nga ang araw na kanilang pinakahihintay, ang araw ng pag-iisang dibdib ni Tristan at Army. Dinaluhan lamang ito ng mga pili at matatalik na kaibigan ng dalawa dahil ang mahalaga ay naroon ang kanilang pamilya ng buo at kompleto. Simpleng puting dress ang suot ni Army at simple lamang din ang make-up para mas akma sa tema at paligid ng pagdadausan nila ng kasal sa tabing dagat. Tinulungan nina Alexa at Bless si Army na mag-ayos at nang matapos ay sabay-sabay na silang nagtungo sa venue kung saan naghihintay na ang kanilang pamilya at ang ilang mga bisita, lalong-lalo na ang kanyang nobyo na si Tristan na maya-maya pa ay asawa niya na. Nang marating na nila ang lugar ay naiwan na si Army sa labas ng puting kortina na nagsisilbing pintuan patungo sa loob ng venue ng kanilang kasal. Huminga siya ng malalim dahil hindi talaga maitatago ang sobrang kaba na nararamdaman niya ngayon. Mahigpit siyang nakahawak sa kumpol ng mga puting rosas habang nakapikit at naghihintay sa hudyat ng organizer para sa kanyang pagpasok. Ilang sandali pa ay nagsimula ng buksan ng puting tela at tumugtog na rin ang instrument na lalong nakakapagpadagdag ng matinding emosyon sa buong paligid. Marahang binaybay ni Army ang kanyang daraanan patungo sa kinaroroonan ni Tristan. Naroon naman si Tristan nakatayo at matyaga na naghihintay sa kanya. Maya-maya pa ay bigla siyang natigilan sa gitna ng carpet nang unti-unti nang humarap sa kanya ang isang lalaki na nakasakay sa wheelchair. Otomatikong natigilan din ang kanyang buong sistema dahil hindi siya maaaring magkamali sa kanyang nasasaksihan ngayon. Ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon ay si Mr. Danny, ang kanyang ama. Hindi niya malaman ang kanyang nararamdaman sa mga puntong ito. Tila napako na siya sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig sa itsura ngayon ng kanyang ama na ibang-iba na kaysa sa dati. Sinimula na rin ni Mr. Danny na lapitan si Army. Anak, anak ko. Utal na sambit ni Danny kay Army at tuluyan na rin pumatak ang kanyang mga luha. Gustong-gustong yakapin ni Army ang kanyang ama ngunit hindi niya alam kung paano. Alam niyang galit siya rito. Ngunit nang makita ang sitwasyon ng kanyang ama ay unti-unti na rin naglalaho ang puot na iyon sa kanyang puso. Napatingin si Army kay Tristan na kasalukuyang lumuluha na rin na nakatingin sa kanila at saka bumaling na muli ng tingin sa kanyang ama. Huminga ng malalim si Army at saka nilakasan na ng loob na tanungin si Danny. Marahan siyang lumuhod upang mapantayan ang kanyang ama. Bakit? Bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Anong nangyari sa inyo? Bakit niyo ako pinabayaan? Pigil-pigil ni Army ang kanyang mga luha habang tinatanong ang mga salitang yan. Anak, sinubukan kitang hanapin. Ginawa ko. Pero nang dahil sa kondisyon ko, nawala na ako ng lakas na gawin yon. May cancer ako. At inaningan na rin ng iyong ninong Michael ang buhay ko. Marami pa akong ikukwento, anak, pero sa tingin ko, hindi angkop ang pagkakataong ito sa pinakamahalagang araw ng buhay mo. Sa huling pagkakataon, Army,
Hayaan mong ako ang maghatid sa iyo sa altar. Sagot ni Mr. Danny sa kanyang anak. Nang malaman ni Army ang tunay na nangyari at kalagayan ng kanyang ama, ay hindi na rin siya nagmatigas pa. Dahil ang totoo, kahit na sabihin niyang kaya niya, nabuo siya, na matatag at matapang siya, ang katotohanan ay hindi talaga. Hindi niya kayang mabuhay nang wala ang kanyang ama. Hindi niya kayang kasuklaman o isumpaman lang ang kanyang ama. Hindi man niya maaminin sa kanyang sarili, pero sobrang na-miss niya talaga si Mr. Danny. At sa ganitong pagkakataon pa talaga sila magkikita muli at maghaharap ng kanyang ama. Hindi niyo na po kailangang hilingin, Daddy. Sige po, samahan niyo na po ako. Sambit ni Army at tuluyan ang tumulo ang kanyang mga luha habang naglalakad papalapit sa altar kasama ang kanyang ama. Nabalot ng iyakan ang buong paligid dahil sa muling pagkikita ng mag-ama. Tila nagtagumpay nga si Tristan sa kanyang plano. At marahil, siya na ang pinakamasayang lalaki dahil napasaya niya ang nag-iisang babaeng pinakamamahal niya. Nang matapos ang kasal, pinili muna ng mag-asawa na magpaiwan sa Palawan. Hiniling ni Army na siya na muna mag-alaga sa kanyang ama at bawiin ang mga panahong matagal na ipinagkait sa kanilang dalawa. Hinayaan muna ni Tristan ang kanyang asawa dahil ito naman talaga ang gusto niyang mangyari. Dad, ako na po riyan. Maupo na lang kayo sa kama ninyo. Sabi ni Army sa kanyang ama habang pinagbabalat ito ng orange. Kaya ko naman anak. Chinelas lang to. Kayang-kaya kong isuot. Kaya huwag mo na akong alalahanin. Wika ng kanyang ama na pilit isinusuot ang kanyang chinelas. Ibinaba muna ni Army saglit ang orange na kanyang hawak at saka nilapitan ng ama. Ako na po riyan. San po ba kayo pupunta? Tanong ni Army sa ama at siya nang nagsuot ng chinelas. Gusto ko sana magpahangin sa labas, anak. Tara, samahan mo ako. Sagot naman ni Mr. Danny. Tinulungan na ng dalaga ang kanyang ama na makasakay sa kanyang wheelchair at saka marahan na itong tinulak palabas ng kwarto. Ang sarap ng hangin. Kung pwede lang na dito na lamang ako sa labas humigay, gagawin ko. Panimula ni Mr. Danny. Doon sila tumambay sa may park ng ospital at naupo sa may bench si Army. Masarap ang simoy ng hangin doon dahil sa mapuno ang lugar na iyon. Marami ring halaman at maganda ang mga bulaklak, kaya siguro rito dinadala ng mga nurse ang kanilang mga pasyente para mas gumaan ang pakiramdam. Anak, tatlong linggo na kayong kasal ng asawa mo, pwede mo naman akong iwan. Hindi naman ako pababayaan dito ng ninong Michael mo. At baka naiinip na rin si Tristan. Wika naman ni Mr. Danny sa kanyang anak. Dad, kahit abutin pa ako rito ng ilang linggo o buwan o taon, okay lang. Kasi alam ko kasama kita. Kung pwede nga lang na mas mahaba pang panahon eh. Hayaan niyo makabawi ako sa inyo, Dad. Pinairal ko ang galit ko sa inyo sa loob ng maraming taon without knowing na ganyan na palang sitwasyon ninyo. Sana pala noon pa lang ay hinanap ko na kayo. Sana pala noon pa lang ay inintindi ko na ng maayos ang sitwasyon at mas nilawakan ko na ang aking pag-iisip. Eh di sana matagal-tagal pa tayo nagkasama. Mahal na mahal kita, Daddy. At sorry po. Sorry po sa mga negatibong naramdaman ko para sa inyo. Sorry po, Dad. Tuluyan na ngang umiyak si Army. Hinaplos-aplos naman ang kanyang ama ang kanyang buhok. Army, tumahang ka na. Ako nga dapat tong humingi ng sorry sa'yo dahil hindi mo lang ako gumawa ng paraan para muli ka makita. Pinabayaan kita at hinayaang mag-isa. Pakiramdam ko tuloy ay napakawalang kwenta kong ama. Kaya sana anak ay mapatawad mo ako, ha? Wala akong ibang ginusto o hinangad kung hindi ang maiparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Sobra ako nang ulila sa'yo, anak. Sobra ako nag-aalala dahil baka hindi mo kayo mag-isa. Pero nang makausap ko ng unang beses ang asawa mo, kinuwento niya sa akin ang mga naging tagumpay mo. Naibsan yung pag-aalalang nararamdaman ko kasi alam kong nasa tamang lalaki ka, anak. Napakabuti ng asawa mo para mag-abala pa at mag-aksaya ng panahon para lamang hanapin ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakasama ngayon. At baka mamatay na rin ako nang hindi ka malamuling nakikita.
Kaya huwag ka nang umiyak, anak. At least ngayon, magana ang aking pakiramdam. At maaari na akong umalis anumang oras. Kasi alam ko na nasa maayos ka na. Na nasa tamang lalaki na mamahalin at aalagaan ka. Pero anak, gusto ko malaman mo na wala nang hihigit pa sa pagmamahal ko sa iyo, ha? Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Tandaan mo palagi yan, anak. Mahal na mahal kita. Ano ba yan? Parang nagpapaalam ka na. Tama na nga yung iyakang to. Maglaro na lang ulit tayo katulad ng ginagawa natin. Game? Umiiyak pa na sabi ni Army at saka niyakap siya ng mahigpit na mahigpit ng kanyang ama. Tila wala nang bagay ang makakapagpagaan niya yon sa loob ni Army. Kung maaari nga lamang yung ibalik ang nakaraan ay gagawin niya. Yung mga panahong masaya pa sila, nagtatawanan, walang isipin at problema. Sobrang sakit para sa kanya na anumang oras ay pwede nang bawiin sa kanya ang kanyang ama. Aminado siyang hindi pa siya handa pero ito na talagang itinakda. Ang kapalaran na hindi na nila mababago. Kaya hangkat may oras pa ay sinamantala na lamang ni Army na makasama at maalagaan ang kanyang ama. Nang sumunod na araw ay magkasama nang bumalik sina Tristan at Army sa ospital para sana ibigay ang kanilang regalo sa kanyang ama. Nagdadalang tao na si Army at masaya siyang ibalita ito kay Mr. Danny. Ngunit hindi pa man sila nakakapasok sa loob ng silid ng ama ay rinig na nila ang ingay ng mga aparato at nurse na nasa loob. Kinakabahan na sina Army at Tristan kaya tumakbo na sila papunta roon. Pagkapasok nila ay nadat na nilang nakayuko na si Dr. Martinez na lumuluha at tila wala ng buhay si Mr. Danny. Dad? Utal na sambit ni Army. Nangingislap na rin ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti na rin mamumuo. Tumingin naman sa kanila ang doktor at saka marang umiling-iling na animo'y nagsasabing wala na nga si Mr. Danny. Dad, gumising ka, Dad. Pakiusap. Dad, hindi ko kayo mabuhay nung wala ka, Dad. Please, marami pa akong ikukwento sa'yo, Daddy ko. Mahal na mahal kita, Dad. Mahal na mahal kita. Hindi napigilan pa ni Army ang sarili. At doon ay niyakap ang kanyang ama ng mahigpit. At doon nagsumamo sa katawan nito. Iyak siya ng iyak. Hindi niya malaman ang gagawin. Nilapitan na siya ni Tristan upang pakalmahin. Pero talagang hanggang dito na lamang ang buhay ni Mr. Danny. Ang mahalaga ay nakapagpatawaran na sila ng anak na si Army at nakapaglaan ng oras kahit sapat lang bago siya umalis. Matapos noon ay napagdesisyonan na lamang ni Army na iuwi ang bangkay ng kanyang ama at doon iyon ilabing sa tabi ng libingan ng kanyang ina. Alam ko magkasama na sila. Sayang, hindi man lang niya naabutan na magiging apo niya. Pero alam ko payapa na si Daddy. At alam kong masaya na siya ngayon. Kasama si Mommy. Sambit ni Army habang hawak-hawak ang litrato ng kanyang ama at nakatayo sa harap ng puntod nito. Hon, salamat ha. Salamat sa instinct at katigasan ng ulo mo. Kung hindi mo sinunod yung inutos ng puso mo, siguro hanggang ngayon ay wala pa rin akong balita kay Daddy. Kaya salamat ha. Utang na loob ko to sa'yo. Naluluhang sabi ni Army sa kanyang asawang si Tristan. Ngumiti naman sa kanya ang lalaki at saka hinaplos ang pisngi nito. Hon, alam mo naman lahat ay gagawin ko para sa'yo, hindi ba? Ang kasiyahan mo ay kasiyahan ko na rin. At alam kong hindi makukumpleto ang ating pagsasama kung may natitirang puot pa riyan sa puso mo. Mahal na mahal kita. Ngayon, na nasa akin ka na ipinaubaya ni Sir Danny, sisiguraduhin kong araw-araw gagawin kong espesyal ang buhay mo at buhay natin bilang mag-asawa. Lalo pa ngayon na magkakababy na tayo. Mas pag-iigihan ko at masisipagan ko para sa atin. Mahal na mahal kita. Kayo ng anak ko. Sagot naman ni Tristan at saka hinalikan na sa labi ang kanyang asawang si Army.
Nang makalipas din ang ilang buwan ay nairaos na rin ni Army ang panganganak sa kanilang malusog na baby boy. At napagdesisyonan din ang mag-asawa na isunod ang pangalan ng bata sa pangalan ng yumaon niyang ama na si Mr. Danny. Kaya ang pangalan ng kanilang baby ay si Daniel Danny Agustin Alves. At doon ay masaya na silang namuhay bilang isang buong pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!